Yo, what's up sa lahat ng mga riders dyan? Ito, nagbabalik. Shout out sa mga tropa. Yung topic natin ngayon is ito. Re-review natin si Rose Royale 125. Pagkalipas ng 6 months na nakuha ko yung motor na to, re-review natin kung ano yung mga advantage at disadvantage ni Rose Royale. Kaya yung mga nagpaplano kumuha ng motor na mura tapos tipid sa gas, sakto lang yung takbo, hindi mabagal, hindi masyadong mabilis, yung safe lang, panoorin nyo ang video na ito. Right? Sa mga tropa natin dyan at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pakipindot naman, hindi naman masyadong mahirap gawin yan eh. At maraming salamat na rin. Right? Shout out! Guys, makalipas ang 6 na buwan, may mga kunti na tayong binago. Nilagay yung halos mga stickers, yung apakan ng paa, nalagyan ng bracket para sa camera, sa cellphone holder, DIY lang yan, DIY. Tapos mga lights, pinalitan natin yung ilaw, yun o. So sa 6 months na ginagamit ko siya, medyo matakaw siya sa gasolina nung una. Pero yung ginawa ko is nag-adjust ako ng karayom sa carburetor dito. All stock pa rin to guys ha. Yan, stock pa rin yan. Pininturahan ko lang. Tapos sticker. Tapos nalagyan natin ng ganito. Apakan. Tapos lagayan ng tubig. Yung tinakbo niya guys is nasa mga 5,000 plus lang. So far, so good naman. May plaka na ako. Tapos yung tambucho ko guys,
karanasan ko lang. Ito. Apat. Apat na butas diyan sa loob. Ito. Tapos, lagyan ko ng ilaw sa loob. Tapos, yung pinaka ano nito guys, yung pinaka napalitan ko lang sa motor na to is bearing lang, bearing, dalawang bearing. Yung bearing dito, sa loob, isa lang yung bearing yan guys, nandito sa loob. Isa. Tapos, yung sa harap na gulong, dito, dalawa. Yun lang yung na palitan ko sa anim na buwan. Anim na buwan. Yun pa lang yung napalitan ko. So, yung takbo niya guys is nasa mga 85. 85 lang yung pinakamatulin na takbo ng motor na to. 85. Masyadong mabagal. Pero okay lang naman, hindi naman tayo nagmamadali. 'Di ba? 85. Tapos yung ano guys, pinaka-issue ng motor na to is mayroon akong nakita dalawa. Dalawa lang. Unang-una guys is ito. Ito guys, yung speedometer niya guys. Dahil dito guys, ito, dito, ito, yung sa loob nito, yung na-connect sa kable na to is may ano dito, yung may parang dalawang ipin ata yun eh, na na-connect sa gulong dito, na-connect sa ano, sa pinakaano ng gulong para tumakbo yung speedometer. Yung gamit ni Rusi is aluminum ata yun. Malambot pag madali siyang mabaluktot. Kaya pag hindi na siya nakakonect ng maayos doon sa loob, which is hindi nakatatakbo yung speedometer natin guys. Tapos pag hindi na tumakbo yung speedometer, yung Odo ay hindi na rin aandar. Yan. Binuksan ko na yan guys. Yan lang. Tapos, yung isang issue nito guys is yung bearing. Yung pinaka-bearing nito guys. Dito. Nandito sa loob. Dito. Isang bearing lang yung nasa loob guys. Dito. Nasa loob nito. Kaya ang pinaka-cost na madali siyang masira pag dinaan mo sa lubak. Palagi kang nakadaan sa lubak tapos matubig, maputik. Tapos isa pa guys. Dapat iwasan nyo pag nag-washing kayo guys. Iwasan nyo i-washing to yung ano, yung pressure water. Wag iwasan nyo guys kasi kung mapasok yung tubig matatanggal yung grasa niya guys. Kaya pag kinalawang yung bearing guys, yun, gagalaw-galaw na yung gulong mo kasi isa lang yung bearing ni Rusi Royal dito sa loob guys. Tapos ito pa guys, ang kadalasan na nasisira kay Rusi Royal is ito, yung switch nya. Pag tumagal na, pag laging nababasa ito dito, yung spring nya sa loob kakalawangin. Tapos pag pinindot mong ganyan, hindi na siya kusang babalik pag ginalawang yung spring. Kaya iwasan natin na laging basahin to.
Saka ito, yung kill switch niya. Yung sa akin, wala na. Nakondemn ko na. Ito na lang yung controller niya. Ito na lang. Kill switch. Madaling masira. Puro, madali naman palitan to. Yung dalawa. Yun lang naman. So far, keep safe. Kaya sa mga nagbabalak kumuha ng motor, eh sa akin si Rusty Royale thumbs up naman. Galawin mo lang yung karburador niya o di kaya palitan ng karburador para tumipid ng gas. So okay guys, shout out sa lahat ng mga tropa dyan. Keep safe. Ride safe. Peace. Peace, y'all.